Sa iba pa rin balita, posibleng isabak ng Partido Liberal sa 2022 presidential elections si Vice Presidente Lenie Robredo. Ayon kay LP President at Senator Francis Pangilinan, si Mayan Corbera sa detalye. Ikinukonsidera ng Liberal Party na isabak sa presidential race sa 2022 elections si Vice President Lenie Robredo. Sinabi ni LP President at Senator Francis Pangilinan na si Robredo kasi ang isa sa mga mataas na opisyal ng partido na siya ring pinakamataas na elected official. Gayunman, wala pa anyang pinal na desisyon si Robredo hinggil dito. But she herself has said, diba, now is parang wala siyang desisyon. Marami pang pwedeng mangyari, but in the meantime, we just focus on how we can help address this pandemic and the economic crisis. Hindi pa namin pinag-uusapan kung sino ang magiging kandidato, wala pang nagdidesisyon sa amin. Tutol naman ang senador sa plano ng Commission on Elections na ipagbawal ang face-to-face campaigning. Masyado raw itong restrictive para sa mga kandidato bukod sa hindi naman lahat ng botante may internet na maaring makita ang plataforma na mga tumatakbo sa posisyon sa gobyerno. Ipinapanukala nito na payagan pa rin ang kampanya pero bawal ang malaking pagtitipon at dapat matiyak na nasusunod ang mga safety health protocols. Hindi naman pwedeng, hindi mo pwedeng harapin yung taong bayan sa mga sa kampanya. Di ba? Paano mo ipapaliwanag? Hindi naman lahat mayroong Zoom. Kalahati lang nga ng populasyon ang mayroong access sa magandang, di ba, internet connection. So I think masyadong restrictive yung ban on face-to-face campaigning. But I understand you want to ensure the safety, di ba, of the public and yung kandidato. Mm-hmm. I-disqualify mo kaagad. Diba? Yung kandidato ang dapat managot diyan primarily. Of course, mayroon pananagutan din yung mga iba pero yung ganung ano, kandidato para hindi mangyari, sample lang kagad. Sa unang araw ng kampanya, mayroon ng violation, disqualify na yung kandidato. 'Di ba? Kumbaga sa ano sa presinto na lang siya magpaliwanag. Pag ginawa mo 'yon, lahat susunod. 'Di ba? Yun ang kinakailangan, sampulan, kahit na sino pa yan. Di ba? Ang problema lang kasi, imbis na dinidisiplina, napopromote pa. Di ba? Hindi, kailangan pagka naglabag, managot. Para naman kay Senator Amy Marcos, kung online ang magiging kampanyahan, dapat naghahanda na ngayon pa lang para dito. Ayon sa mambabatas, paano naman ang mga botante na nakatira sa mga bulubundukin at may mahihinang internet connections kung hindi napapayagan ang face-to-face campaigning? Para sa Iga News, Mayan Corbera, we live in interesting times.